Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Alright, isang magandang hapon mga kaibigan. Napakainit sa labas. Welcome sa ating programa. Ang programa ng Mindanaoan para sa Mindanao. Radyo Mindanao dito lamang mga kaibigan sa DXXX. Radio Philippines Network. Alasinto po inyong announcer. Kasamang ating anchorman si Abdel Diza. Okay, hello, howdy, howdy, maayong hapon ka ninyong tanan mga kaigsunan. Og kami lang yapon, kadadlaw, nanginaot nga namon sa maayong panglawas, sa maayong pangisip, sa maayong pangunahuna, sa maayo ang tanan. Og kumusta mo karong adlaw mga kaigsunan? Og kamulang yapon, naminaw sa atong tulumanon, kadadlaw ginagigan sa Lunes hantod sa Biyernes sa adong kinaham nga programa sa radio kining Radyo Mindanao og diha dapit nga medyo bisag ang adong panahon nga kining gusto muhilag ang langit magiksyonan pero murag init-inay init no. O dai mutulo mang ulan di muhilak-hilag mo nang tawo nga mutulo ang luha muhilak. Lahi man tong ihi kay pansot man dong nere ko nang ulan nga maindong na tamis na ilabi nung lahi man mong ihi sa bahay kay tamis kumidjera na ha yung magkasuko sa mga bahay no? Kinahanlan nga karong orasa pahiyom punta ba kay lagi ugdita ng pahiyom kamugod nga ingon sa mister bawal daw nakasimangot o niya si nakasimangot ya. So kinahanlan pahiyom hiyom punta aron mo gapat ha. Diba? Dai, tingko baga na yun, dai, no? Now, lagi, og bisag dulum-dulum gamay, bisag ang atong kalibutan, madulum-dulum gamay mo lang ang kagisuna, murag muulan, apand, murag igang lang gihapon, no? Igang sa gawas mga kagisunan, pero pag sulod, ganyan mo din sa among stasyon, pastilan. Bugnaw, kaayo lamig, kaayo pahuway-huway, rag katulgon ta pero maningkamot ta nga di ta magkatulog aron nga baskog ang adong lawas human na magkatulog ganina gikan sa alas 11 o gikan sa alas 12 midya hantod gikan sa launa hantod karon na ginahanlan nga gitantanan nagmata na aron baskog ang atong lawas. So kamudiha og welcome sa adong tulumanon ang Radyo Mindanao, diha sa dapit nga sa mga daghang kahit mga binisaya po doon, no? Kanabit ang mga tricycle driver na to, mga langyaw mo na sila, mga bisaya, wang po ng uban diha. Diba? Nga, gikan sa Dibog, gikan sa Pagadian, gikan sa Del Sur, Del Norte. Mm-hmm. Nana sila, nana sila din, nanginabuhi sa bongga. Oo nga, oo nga. Ay, batiwan natin yung mga nakikinig sa atin. Ay, yung ating mga loyal followers, supporters, listeners. Diyan sa Zamboanga, Cebu guys, Zamboanga del Sur. At syempre sa Zamboanga del Norte. Mga ka-DDS natin dyan. Kumusta na yung mga ka-DDS natin? At syempre sa Basilan, sa Tawi-Tawi at sa Sulu Province. Diyan kay Governor Toto Tan, nakikinig ngayon. Ang kanya mga staff mula sa Office of the Provincial Governor. Sina Jackie, si Al Francis Salinas. At si Saijin Yuko, sir. Good afternoon sa inyong lahat dyan. At kahapon lamang, napakaganda nung naganap mga kaibigan. Diyan sa Sulu Province dahil formal nang binuksan ang satellite office ng National Bureau of Investigation.
Binigyan sila ng isang building ni Governor Toto Tan. At kasama ng NBI sa naturang building ang mga huwes, mga taga Department of Justice. Dahil wala rin silang building. Mabuti talaga to sila Governor Toto Tan, itong provincial government. Ako, napaka-aktibo. Kita niya mga kaibigan, nagpatayo ng building para sa DOJ at NBI. At kahapon ay formal na ngang binuksan itong NBI satellite office ni Governor Toto Tan. At naroon din mga kaibigan ang dalawang NBI deputy directors. Galing pa sa Maynila na si na Antonio Pagatpat at si Ferdinand Lavin. At napakaganda mga kaibigan, napakaganda ng at least mga kaigsunan, dili na silang kanang taga-Hulo, taga-Tawi-Tawi, di na silang mo dayon dirig Sumbuanga, di ba? O diha na lang dyan silang sa Hulo. Kaya naa na may opisina diha atong NBI Pastilan, no? O gang pundok, nagtapok na sila, o gang nagpundok na sila. Ang ngayon ko sa kabiling ang kaigsunan, pero dakuman na siya, napo diha ang opisina sa DOJ. Sa mga satellite in town sa NBI, at least ang atong mga kaparintihan ng mga Muslim. Ayan. O nga kanang mga ubang pang mga katauhan nga nagpuyo diyan sa Tawi-Tawi o diha sa Sulu, diyan at sila, diyan na sila matog sumbuangan kay di na kayo sila magagasto o dako, di ba? So umaw ka na o pasalamat ang dako sa tuwang kining mahigugmaong gobernador diha sa Sulu, si Governor Toto Tan. Kaniadto pa na mga pila ka bulan mga gigsunan na gihimo ang kanang building. So nahuma na jud o rangan law mga gigsunan formal nga giablihan na ang opisina o diha na ang satellite office sa National Bureau of Investigation or NBI o ang DOJ. So, dako kayong kalambuan, dako kayong murag progreso na in town, ang in town, ha? Ang atong nga unsa ni nga silingang probinsya diha sa Sulu. Og pipila na ka mga matuig mga kaigsunan nga 19 pa man to diha o 2006 nga diha ta sa Sulu og sa katuig ta na assign diha. Sige po tag programa sa usa ka estasyon dito, duha mang estasyon ang atong giprogramahan diha sa Sulu kada Sabado og Domingo mga kaigsunan. So pagkakaron puro mga development ang ginahimo sa atong may gugmaong kining governor, si Governor Toto Tan. Diba? So, pagkanindot mga kaigsunan, og badayon lang gihapon ang mga katauhan diha sa Sulu, daga na bayag mga negosyante. Ha? Daga na mga negosyante ang nag-invest sa ilang mga negosyo. Kaya interesado daw sila diha sa Sulu. Diha nang ilang capital town, no? Diyan ang Hulo. Daghan na kayog mga negosyante nga naakaroon diha. O diha sa Maimbong po, no? Sulu manggihapon na. O mga laing munisipyo diha sa Sulu. Daghan na. Daghan na mga negosyante. Daay mga inchik nga nag-negosyo diha sa Sulu, no? So, naningkamod ang atong gobernur nga nag-imbitar og mga dako, mga naay mga dakong negosyo nga mu-invest diha sa ilang lugar. Kay kinilaging Sulu, no?
ugatong tanaw ng yuta niha. Daghang bitog labod. Nang buti pa sa butana, nang udahan ako sa ka, nagbuyo dito. Nako, unsa man, nga nung mga manong, nga nung mga daghang maglabod dire. Ang buti pa sa butana, dong, ay, kanang labong, daghang kayo. Ang buti pa sa butana, nga ang atong among yuta dire, siya, nga pertil kayo, bisa kung sa itanom ni mo, mutubo. Dali rin po kayo sa mutubo. So, mo nang daghan kayo mga prutas dyan. Diba? Na ay mangustin, na ay lansunes, na ay native nga durian. Sila lamay kayong native nga durian dyan, tamis, no? O, first time ba na ako nakakitag. Wala man na dito sumuas, paya ko ng durian, punungan sa durian mga igsunan. First time kong kakitag punuan sa durian diya sa hulo. Nakulakaw ko diya sa mga buke diya noon. Nakaadto na ba kong patikul. Nakaadto na kong maimbong. Nakaadto na kong parang. Nakaadto na kong unsani. Kanang islangan ni atbang ni anang sulu. Ni anang hulo. Ni anang sulu. Sa kana. Ay namin ang hulo. Tambot kalimot mong kong sulahan na. Nakaadto na kong panglima estino nga munisipyo. Ay, gwapo kaya mga igsunan. Kaya lagi kuyog-kuyog manta sa mga sundao. Huwag magkandag sila civil-military operation. Tuwa po ang inyong printe, ang inyong igsuon. Kaya ako na may muros po dito sa ko. Ang naamay muros lang, pero ako naman po yung kursunada nila nga po istoryahon. Usahay mag-MC. Diba? So, sayon ko niya ng mga kalihugan diyan sa Sulu. Yay! Itong mga sa unang mga leader na ito. Tingali, pa sila nakauna-unag kay sige mga tunggubot sa uno eh. Tingali, pa sila nakauna-unag mga new technique, mga para sa kalambuan niya ng Sulu. So, sa pinaagi, sa atong mahigugmaong ining gobernador, gobernador Tutotan, so naman na-realize na karoon ang mga giasam-asam sa mga huluhaw nun, mga suluhaw nun, nga naana dyan, diba? Naana yung mga, unya, progreso na ang ubang munisipyo diha. O niya, ang dalan, ay, konektado na, bawat na munisipyo na anay, guwapo kailang dalan. Dagang proyekto. Dagang proyekto. Oh, anyway, balik to sa NBI. naabot mong kahapon si, dumating mga kaibigan, kahapon si NBI Director Antonio Pagatpat at Ferdinand Lavin. At kasama nila si Acting Regional Director ng NBI, si Attorney Peter Chan Lugay. At silang tatlo mismo ang nag-cutting off the ribbon at nagpapasalamat sila sa suporta nitong si Governor Toto Tan. At nabigyan na ng NBI satellite office dyan sa Hulo, mga kaibigan. So yung mga gustong kumuha ng clearance kung mag-a-abroad kayo, magtatrabaho, aba, di nyo na kailangan pumunta sa Zamboanga o kaya sa Cotabato City. Andyan sa NBI Satellite Office sa Hulo, available na mga kaibigan. At online palagi yan. Naka-hook up yung system ng NBI sa Hulo sa headquarters dyan sa Taft Avenue sa Maynila. Kaya naging napakaganda at kumuha ka agad ng clearance itong si Governor Toto Tan, yung mga mayors, pati na rin si dating Governor Sakurtan. At actually kay dating Governor Sakurtan nagsimula yung desk ng NBI. Hindi lang NBI, hindi OJ. At marami pang plano ang provincial government, mga kaibigan, sa ilalim ni Governor Toto Tan. Na mabigyan pa ng mga satellite offices ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lalo-lalo na siguro yung PRC. Dahil dinadala nila governor dyan yung PRC para makapag-exam ang ating mga guro, ang ating mga nag-a-apply sa kapulisan. So congratulations kay Governor Toto Tan sa lahat ng mga dumalo
at meron ng NBI Satellite Office sa Sulu Province. Katubitong sa una nung usahay dihata sa kanyang ibang pasabot na ako magisunan, dili ng ubang mo ato dirig Sambuanga, dili ng ubang mo ato kundabato kay nakabantay ba ako katong nasayang ko dito sa kundabato mga magisunan. Ay, nagprograma lang gihapon dito sa radio station dito kay bisag asa ta radio station mangod. O niya, story-story yan sila ba? Mga itong mga makalala siya diha sa Sulu, sakay sila barko, sumuna mo itong barko, gigan sa pagkadian, kaya ko tiguli man ko kada semana, una pagkalunes, balik na mo ko dito. So, usarami ka, doon, nagdul-dul ang among katbed ba? Story-story yan bilang sila, kita na, yun siya, ako, ang akong, unsa ni, ang kabaw in town sa akong amahan, kibaligya na, kaya lagi magpulis, lagi ko, guwapa ko clearance dyan sa Cotabato, di ba? So, ang tanan, nga gustong magpulis, gustong mamutig og mga exam, wad pa sila Cotabato mga kaigsunan. So, pagkakaroon, ayahin na kaya, di na sila magasto o daghan, di ba? Dihan na lang yun sila sa ilang kaugalingong probinsya, diyan ni anang holo mga kaigsunan. Kay abli na, gasugod na ang opisina ni anang satellite office sa NBI o gang DOJ. So, daghan pa kayo, sunod-sunod na mga kaigsunan o untang naapay mga unsanin, naapay mga opisina ng ilang mukuan diha, no? Mga kanang mga satellite office sa ubang mga opisina nga diha sila mag office pod. Yan yan ang lugara, yan ang probinsya sa Sulu kay aron po matabangan ang atong mga kaparintihan, ang atong mga lahasya diha, ang mga moros diha, ang dili na sila mugasto og daghan kay lagi, atong magsambuanga, atong magkutabato, mukha lang kayo mga clearances diha, o mag-follow-up sa unsang samay mga follow-up diha, ilabi na diyo kineng magpaluap ta sa mukha at mga clearances niya ng mga mag-abroad. Taon, gamay lang yung taon na nang usahay, ibaligyan ng balayan, ibaligyan ng yuta na para lang mag-abroad ng ilang mga anak o ang ilang mga misis dito sa abroad. O niya, bila na may magasto pa silang dako. Diba? Mwanto sila direk sa Mwanga, mukha silang mga clearances, NBI clearance, unsa mga clearances silang kuhaon, eh, magasto na sila, palaplates barko. Ya pa plate unya dire pagkaon pa nila unya muuli pa dito mahulad pag mga pilagaanlo usay masyu pa pud dire di ba na kay naanay kompleto na diha sa Sulu aw di na sila mo adugwan kay lagi mo gasto sila unya pagkahuman ana mo gawas ang ilang mga clearances mo gawas ang mga passport unsa ba diyan at di man nag Manila de imbes nga gasto nila in town nga wag palob sila mga papeles dito na lang jud sila ha aron makadaginot in town ang atong mga kababayan diha sa Sulu, di ba? So, hantod karon padayon lang gihapon ang pag-usbong, ang paglambo niya ng probinsya, kaya lagi, depende lagi sa leader, di ba? Depende sa leader kung ang leader nga wala magbati o pagtahod sa iyang katauhan, wala pagbati o pagmahal, paghigugma, paggugma sa iyang mga katauhan. Puro na lang akuani, wala na para sa inyuhan ni, para sa inyuha. Nandito magkasinabot mga isunan, di ba? So, mura na kamaayo jod ang pag nagpasalamat mga tao diha nga gibutuhan nila na nahimo nila ang leader. Ang kineng si Sakurtan. Di ba? So, malago yan mga tuwan, ini katarangan. Malago yan ang hatinabihan mo and pagsarang sukul daniyo. Mapos din Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinanaon in biyang mga kasambuhan, naon in biyang mga karaywan sin hula, sin lubasog. Magtagna din ha, ini nakura. Adine nakurat ni bangin nakurat ang marayaw. Bangin nakurat ni aung kabukaan niya. Palaw subhanahu wa ta'ala. Aung lasan niya. Damik yan niya. Aung yan lasan niya. Para ayat niya. Sabi na mabuga siya namin sukutun siya. Di ba? Mabuga siya sukutun siya. So, ninang niya adil.
Sa ingkatantaan siya namin lang nabiyahan da amun hika kukuyag. Hika asenso sin mahadjana, sin mga raayat, yan tiukbal katantaan sin da Governor Abdul Sakur, Governor Totoo Tan. Talin ama niya mga tuan namin da nakauna governor rin doon na maasiray siya, pamuli siya, biyaturi siya namin at din yung pagtabang nila, ang mga raayat nila. Bangma namin di makasimaaran, bangma namin di lang na mahinang mundo yung kaiwanan. Diba? Diba nga lang nabiyahan amuin kanya pa kanya. Nag-usa pa kanya, nag-upis ng kaiwanan. Kaya rihilan na pag-usahay yung kaiwanan. Aon na vayas yung kaiwanan. Tanda aon yan, dihil nila. Ini, ano ba yan? Housing project, ang mga silawin ng kabayan nila. Diba? Na, malago yung pagsarang sukulan si mga rayat na rin doon hayan. Ababila, aon na vayas nila, aon na pag-usahan nila. Masuok na yung upis yung MBA, masuok na yung upis yung DOG, masuok na yung upis yung kaiwanan, aon na satellite office nila. Na isyo pa yung mabayalan na biyahan magmundo. Isyo pa yung mabayalan na biyahan na may maunpaging ba umatubang pa mga sundalo. Why na? So, busy na yung kadanta na pag-usaha. Daanan na biyahan na kaiskali yung mga anak na mo lang na biyahan. Daanan na biyahan na imasenso yung kawianan na mo. Sabab siya namin nakura na mo. Marayaw, makasi, malasa. Ha mga kamo, raayat. Why saan? Kaya nga tankoy namin, governor na to. Kulang na sa yung pagtug niya. Nagtatalib ang biya din in hika sambo sin kauman. Nagtatalib ang din hika invite sin mga sila aming mga taurayahan din hadugwaing hula. Di naman ka to ha Pilipin hivan sin duwaing hula. Amoy lang nabiyahan. Magpatindog sila sin negosyo na narendi, sin business na narendi. Nasipila. At di ko mga tahun balik ko, din sin amin tahun lima ba yaon, amin tahun ini, madaon may mga mabaya. And atin niya nag-negosyo rin nun ha lupasug sa batan na potential kuno and lupasug yun. So, ang mga rayahan and suwene, mga iniibayday nung kuno kanis mga rayahan din di ha Pilipinini. Diba? And mga C family, mga Henry C. Isyo pa, mga amin aboytes yan. Ano pa? Sa to, ang pa rin haruwaing hula. Amin mari mag-invest sin amin the ini ano ba yaon business nila na hindi ha doon no ha lupasog. Ubus yaon na mga para yaon pa kuno. Ako nabit ato ang bukat tulang na hula. Amo and din niya maris siya pa lupasog. Amo and para yaon na yun mga supportahan na yun mga ilaw rin doon hayan. Ako sa ato biya ding ukadlo ito no. So atin na in the governor, wala siya nagdugtog, wala minsan siya kuan, makatubog sa titi, wala sa nagtatalis na tawag madumari, tumawagin namin ng book, humbuk hula, in milikan naman, in landang naman, in the duwayang-duwayang bangsa, in jipon, mawaya mag-imbes, mampalupasug, diba? So, atin niya, bang, in kaiwanan, amin nag-uusahan, nag-uusahan, akal-akal, aun na mamisin, akal-akal, katun na gawabihunin, akal-akal niya, bukun na, amin kitawihan, magdamat to pa mga bodega, dakang naman to, aun mami, damig yan yung sabihin, nag-uusahan, nag- bayan sa sambatan nila, sino namin mga akala, aon magkabarong kanila. Dahil sa umbukwag to, aon pa sa project nila, tiko amin, hati niya, doon na hinangon katan. Katan tanim mga bungang kahoy, hinangon da, biyahal, aon nakahamital, aon nakakasa, uus yung mga kaibanan din doon hayan, amin mga panggi. Aon na wakto atin lang nabihan, nagtataliin na, gob na do. Amin hika, ano ba yun? Hika, amin masanang ba kita? Masanang kita, amin di na kita magdahang mato, mag-ani kita sin lahing na to, mag-ani kita sin bungang kahoy na to. Aon na rin ha pa rin ta, amin kumamaon sin amin kwan nyo. Sinamoyan da produkto na doon hayan. So, mataod din amin projects in the governor na to. Amoyan ni maksud niya amin, kasanang ikasambo sin the riot. Binasinagi ko, isyo pa matod. Sa hambok din ha, hika kangi pikilan sin the mano siya. Amun sa wala na sin kamiskin ini. Sa biyadiin mo, mabaita kita sin kasabun na napawila. Wairon na mamam. Wairon na magkaon. Mahapdi na yung tiyanta. Namuno ba? Minsan na sa malasang kahambok yun. Napawila mahapdi ikaw. Inlasa yan. Gumuara na sa tandawan mga tuwan mga layang. So, inatali si governor na tulang nabiyan na supaya wairon na magmundo, supaya wairon na biyaman na kawairon na mangurakot, wairon na katantan, subay, inakura,
ng inini amuin na magmuhutmud magmatuyo ang supaya in the kauman sumanyang. Yan. In the kwan na itong mga tuan ha mga sila amuin the doon mga kakampungan kalolaasyan na ito doon ha lupaso. Kita ni Wain ni kwan in maimbong. Ha? In the kurasyon na doon in the he mayor Samir Tana. Kita ni ba? Biya mga matawad saan magkaon biya mga rin ha Manila. Mga artista mga tuan. Sabab uno, ini matawad din kakitaan nila. Matawad din improvement niya. Iban in peace and order nila rin doon hayan. The, buko marayaw mga tuan. Buko namin the hilohala. Ang ganda, matawad din namin the magkaon mga pagdayon sila maon si mga artista. Yeah, pagdayon sila mga ito, pagitaon sila rin nun hayan. So meaning, inamukula yan, ang papagdayon man, wairong kabuga nila mga pahulayan, masanangin nila. Atin niya, bang masanangin nila, masanangin kahuman. Ha? So atin na, inakura rin nun hayan, maladjim pikilan. Iban de, in pag nakula niya, adil. Wairong pawul-pawul, bang so pamay ni ikaw nagdusa, nabiyay ni sabihin sara niya. Nabang ikaw sabi miskin, nadihilan ka dihilan ka mamayan lang na pag-usa, supari makiwa din pikilan. Ang ganda yung mga kaulamaan na ito sa Blenon na yan, sumuport to the ini mayor sin the maimbong yun. Na yan, family reception mga tan. Di ba? So, tina haun pa kita. Haun pa kita biyahan naman the haun na nang kaimanan ba mga makuha. No, no, ba yun? Di, magbigla na hadya ba yun ang project. Di ka natin sin kaimanan. So, minsan biyad ito mga tuwan, magpaila-ila sa ta. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at by photography and video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat, kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DXX Sambuanga Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, ang tagna na itong mga kaigsunan de alas 12:30 o karong kamulang gyapon na minaw sa itong tulumanon ang Radyo Mindanao kanilang gyapon si Abdel o ang itong angkorman nga si Al Jacinto. Alright, ang ganda ng ating usapan ha. Diyan sa Sulu Province, napakadaming proyekto. So, congratulations kay Governor Toto Tan. Kasi pag maganda yung daan, maganda yung kalsada. Maganda na yung maimbong yun, ngayon. Yun na nga. Kaya tuloy-tuloy yung mga pagdadala ng mga product ng mga kababayan po natin galing sa bukid papuntang bayan, papuntang galing bayan papuntang bukid. So yun ang nangyari ngayon, maganda, di ba? Oo, dati yan yung hindi lang lubak-lubak. Talagang meron pang harang yung ano, merong harang yung kalsada. At hindi ka basta-basta makakapasok diyan dahil nagpupunta tayo diyan, nagko-cover tayo dati, di ba? Oo. Hindi basta-basta makakapasok diyan, nako. Maraming maraming nakabantay. Eh, nung nanalo si Mayor Samir, pinatanggal yung parang gate sa highway. At yun, nadaanan na, tuwan-tuwa yung mga tao. Eh, ngayon, kung titignan nyo yung bayan ng Maimbong, akala nyo, nasa Maynila kayo. Lahat ng mga ilaw sa poster, LED lights, solar power. Tapos, may wifi pa. Kaya tuwan-tuwa yung mga badya, wabang nga nangingista, naka-wifi. sa palengke, naka-wifi. Oo nga naman, pati yung badyo, may mga cellphone mo eh. Tsaka malaking tulong kasi yung may wifi dahil sa pag-aaral nila, nakapag-research sila. So, congratulations din, kudos dyan kay Mayor Samir Tan. Napakasipag na alkalde. Bueno mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating balita. Diyan naman sa Maynila, tuloy-tuloy pa rin yung
yung itong mga kongresista. Dahil dito sa isinampang impeachment laban kay Chief Justice Sereno. Ako, hanggang kailan ba? Hanggang kailan to? Wala naman, may karapatan ba na hindi siya dadalo sa... Dalawang beses na nga siyang hindi dumadalo. Dalawang beses tinawagan, dalawang beses din na hindi dumalo. Itong si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Di ba ipahuli na daw yan? Ipa-aresto. Ay, tignan natin. Baka magkaroon ng constitutional crisis. Ay, nice pa yan. Dahil, pareho sila ng level eh. Paano ba pa magkaroon ng constitutional crisis? Oh, syempre. Kasi separate sila, di ba? Pareho lang sila ng level. Ay, anyway, pinayagan naman ng Supreme Court, mga kabigan, ng ilang justices at empleyado. Ang kataas-taasang hukuma na dumalo sa impeachment proceedings ng Kamara laban nga dito kay Chief Justice Lourdes Sereno. At sa deliberasyon ng Supreme Court kanina, mga kaibigan, unanimous umano ang desisyon ng mga maestrado na dumalo ang mga personalidad na iimbitahan sa naturang pagdinig. At kabilang dito, mga kaibigan, itong si Associate Justice Teresita Leonardo de Castro, Noel Tiham, at Francis Hardelesa. At kasama rin sa mga pinayagang dumalo sa impeachment proceedings, ang iba pang opisyal ng korte katulad ni Administrator Jose Maidas Marquez, Supreme Court and Van Clerk of Court Attorney Felipa Anama, at ang tagapagsalita ng Supreme Court na si Attorney Theodore Te. Kaugnay dito, mga kaibigan, nababalang kasi ng panuntunan nitong si Senior Associate Justice Antonio Carpio sa pagharap ng mga maestrado sa pagdinig ng Kamara. Eh, alam nyo, impeachment, maraming issue. Ang talagang proseso yan eh. Kaya lang, political process yan, hindi legal process. dahil ang layo rin yan, tanggalin sa pwesto. Itong si Sereno, mga kaibigan, dahil napakadami ng akusasyon sa kanya. Napakadami. Ang pinakahuli ngayon, yung kanyang SALIN, Statement of Assets and Liabilities and Net Worth, nawawala. Nawawala mula 2001 or 2002 hanggang 2009. Nawawala, mga kaibigan. Ayan ang malaking tanong. Bakit nawala sa UP? Nawala sa data ng UP. Pero kung titingnan mo si CG Sereno, no? Para bang lalong gumaganda, no? Siguro sa kapal lang may kapal. Talaga? Kahit na may mga problema yan. Crush mo ba? Iba yung tawa ni Abelardo. Grabe. Tingnan natin sa talagang na, nakikita natin sa TV. Mapungay na mapungay ang mata pag tumatawa. Crush mo siguro. Tingnan mo ha. Papalabas sa TV ganyan. Hindi mo para bang matigas siya, di ba? Kahit na maraming complaints sa kanya. Kahit mga pinapile ng mga kaso laban sa kanya. Para bang igangang gumaganda, di ba? So, ibig sabihin na kayang-kaya niya. Nakatakip lahat ang makeup yung idol niya. Yes, sinasabi ko eh. Hindi na nga rin makatulog dahil dahil sa impeachment eh. Naloko na. Alam niyo, mga kabigan, ang unang-unang ibinibintang dito kay Sereno ay yung kanyang maluhong pag-abroad. Kung hindi first class ang aeroplano niya, sa ticket niya ay naka-business class. May bit-bit pa siyang mga tao. At pagdating naman sa billeting sa mga hotel, siyempre sa mamahaling hotel. Kasama na dyan yung kanyang pagbili ng Land Cruiser. Bulletproof pa yata yan. Samantalang yung mga dating justices, ang gamit lang ay mga ordinaryong sasakyan. Fortuner, Camry, mga ganyan. Ito, Land Cruiser. Talagang very luxurious, mga kaibigan. So yan pa, ilang mga issue dyan. At itong si Sereno kasi, mga kaibigan, kung hindi nyo naitatanong, ang naglukluk dito ay walang iba, kundi ang Pangulong Benigno Aquino. ayan. Kaya naman medyo matindi. Buti, hindi nang sinabi na, ingat lang kayo. Oo nga.
Anyway, kumambyo naman ang posisyon sa mababang kapulungan ng Kongreso hinggil sa usapin ng pagpapatawag dito kay Sereno sa mga pagdinig dahil nga sa reklamong impeachment na kinakaharap nito. Aba, binigyan din ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas na hindi daw nila pipilitin ang punong maestrado na humarap sa impeachment hearing sapagkat nirerespeto nila ang rules ng Korte Suprema. Eh, pero si Umali, iba eh. Kailangan talaga dumating siya. Dahil dito mga kaibigan, gagawing batayan na lamang ng House Justice Committee ang tugon na inihain itong si Sereno sa impeachment complaint na isinampa nitong si Attorney Larry Gadon. Ito raw ang gagawing batayan ng komite sa pagtimbang sa mga pananagutan ni Sereno sa bawat alegasyon na ipinupunto nitong si Gadon. Yung si Attorney Gadon, yung bang nagre-reklamo? Or... Oh, yeah, siya nagre-reklamo. Eh, kaya lang may sabit din tong si Gadon dahil ang isa sa mga reklamo niya binasa niya sa report sa dyaryo sa Manila Times. Ang sumulat ay si Jomar Canlas. Ikaw naman, isa kang abogado, pick up ka sa dyaryo ng gagawin basehan ng pagre-reklamo. Meron bang ganun? Galit siya. Tapos sabi pa ni Gadon, kinakausap niya raw si yung writer na si Jomar Canlas ng Manila Times at sinabi daw sa kanya, pinaliwanag. Tinanggi naman ito ni Jomar Canlas. Tinanggi ito kahapon mga kaibigan sa pagdinig nga dyan sa kamera. Sana man nakuha na yung balita itong journalist. No? Si Canlas, meron siyang source within the Supreme Court. Ayun ang naging basihan niya. Siyempre, pag may ang mga manunulat, ang mga reporter, may mga kanya-kanyang source yan. Aba, kahit ang Korte Suprema, hindi maaaring pilitin ang isang reporter o mamahayag na ilabas ang kanyang source dahil meron tong confidentiality. Yes. Protected yan mga kaibigan ang ating konstitusyon. Kaya yung mga reporter, pag meron silang inilagay na according to sources, impeachable source, di ba? Pero meron din kasi mga reporter na yung source na sinasite nila, sila mismo. Pinapasok nila yung kanilang opinion. Pero nakakloak to sa sources said. Kaya nga maraming balita, sources said, according to sources. Mahirap pa talagang mahirap pa. It doesn't hold water, kaya nga. Napakahirap, walang kredibilidad yung puro sources lang ang nakalagay sa isang balita. Dahil kung totoo yan, yung sino mang source na maglalakas loob na magbunyag ang kanyang sarili. Pero meron naman talagang legitimate sources siyempre ayaw na mapahamak, ayaw na mapag-initan. Diba? Kaya ang ginagawa, binubulong na lang sa kanilang mga paboritong reporter. Sa radyo, sa telebisyon, sa periodiko, kahit sa mga vlogger, may kanya-kanya mga sources yan. Yung kapitbahay nga natin, mga chismoso-chismosa, may mga sources yan. Fake news. Yung fake news talaga, matindi yan. Ang problema lang fake news depende sa atin mga kaibigan kung paniniwalaan ba natin. Kaya dapat talaga mag-research muna ang lahat. Huwag tayong basta-bastang maniniwala sa mga balitang napapakinggan natin sa radyo, napaparoon sa telebisyon at nababasa sa periodiko. Maliban na lamang kung ang binabasa ninyo ay Mindanao Examiner Regional Newspaper. Aba, talagang walang pag-iimbot yan at pawang katotohanan na lumalabas dyan. Yan ang ating media partners, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Available yan sa inyong mga paboritong newspaper dealers sa buong key cities ng Mindanao. Sa Cebu City, sa Quiapo, dyan sa Maynila, sa labas lamang ng mosque mga kaibigan. Mabibili, ang problema lang, magbagsak ng tiyaryo dyan yung Mindanao Examiner. After 2 days, wala na Ubus. Binibili ng ating mga Muslim. Yan ang national newspaper ng mga Muslim, mga kaibigan. Ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Truly for Mindanawan, para sa Mindanao. Parang Radyo Mindanao, para sa Mindanawan, para sa Mindanao. So tignan natin kung anong mangyayari dito sa issue nitong impeachment kay Sereno. Talagang matindi. Matindi. Ba? Nadagdagan pa ito nang magsalita itong si... si Justice Secretary Vitaliano Aguirre.
Ang sabi pa ni Justice Aguirre, mga kaibigan, na ba, kinumpirma mismo ni Aguirre, mga kaibigan, na inabot ng 50 araw bago naaksyonan ang kanyang request sa Supreme Court na ilipat sa labas ng Mindanao ang kaso ng mga mauti. Itong mga mauti, ito'y lumusob dyan sa Marawi City. At 5 sulat din daw ang kanyang ipinadala sa Supreme Court bago pa man naaksyonan ang kanyang kahilingan. Ito ang sabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. At sa kanyang testimonya sa pagdinig ng House Justice Committee dito nga sa impeachment laban kay Sereno, sinabi nito na nagsagawa siya ng ocular inspection sa Cagayan de Oro City bago siya nagsumite ng ikalawang liham sa Korte Suprema. At bukod dyan, mga kabigan, nakausap din ni Secretary Aguirre ang mga DOJ prosecutors at tatlo raw dito ang tumanggi na hawakan ng kaso dahil sa panganib sa kanilang buhay. Dyan yan sa Cagayan de Oro. Bukod dito, masikip din ang korte at piskalya ng Cagayan de Oro dahil sa pagkasunog ng Hall of Justice doon at hindi kakayanin ang dami ng mga akusado. Dinagdag pa ni Secretary Aguirre na 29 din lamang ang detention facility sa Camp Evangelista ng Philippine Army at hindi nagkakasya ang mga arestadong miyembro ng mauti doon. Matapos ng kanyang isinagawang inspeksyon, muling sumulat itong si Secretary Aguirre sa Supreme Court upang i-reconsidera ang nauna nitong pasya na gawin ng pagdinig sa Cagayan de Oro. Pero pinayuhan daw siya ni Sereno, eto matindi. During sa kanilang pagpupulong na dalawa lamang sila, i-tone down muna ang kanyang liham at igiit na lamang na makakabuting ilipat sa labas ng Mindanao ang trial sa mauti cases upang makapag-focus sa mga sundalo sa paglaban sa nasabing grupo. Ay, daming gulo. Ang gulo-gulo, mga kaibigan. Ang gulo-gulo ngayon. Imagine lahat ng mga headlines ng mga national newspaper puro kay Sereno. Kahapon lahat kay Sereno, isa lang ang naiba. Yung Manila Bulletin, ang hinighlight nilang banner story nila ay yung summit ng Moro Islamic Liberation Front ukol sa BBL. Mababasa niyo rin 'yan, mga kaibigan, sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. O kaya pumunta kayo sa website ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa mindanaoexaminer.com at marami kayong mababasa doon, pati yung pagpunta o pagdalo ni Pangulong Duterte kahapon sa BBL Summit ng rebeldeng grupo. Ba, nagpakita ng puwersa ha? Yung MILF sa summit nito ukol sa bangsa Moro Basic Law. At dinaluhan pa nga ito ni Duterte. Dumating si ang Pangulo, mga kaibigan, siguro mga pasado, alas 4 na, umaga-alas 4. Diyan ginawa yan sa Sultan Kudarat, sa Simway, sa lalawigan ng mga Mindanao. Isa yan sa mga stronghold talaga ng MILF. At sinabi naman ni National Security Advisor Hermogenes Esperon, si Tatay June, na lubhang mahalaga ang BBL dahil ito ang hinihiling ng mga Muslims sa Mindanao. Nagtungo umano si Tatay Digong sa summit upang hingi ng suporta na maipasa tuluyan ang BBL at maging batas. Sabi nga ni Tatay June Esperon, kung matatandaan natin ang Bangsa Moro Basic Law, ay hindi pumasa sa Kongreso noong nakarang administrasyon. Ito'y nirebisa natin and this was revised by the Bangsa Moro Transition Commission. Ito na ngayon, may bago na ito ang dadalhin sa Kongreso. Ang Bangsa Moro who gathered there is very supportive. Ito na bali ang pagpapatupad ng peace agreement with the MILF na meron rin ganyan noon sa Moro National Liberation Front. Sabi pa ni Tatay June na very historic at nandyan ang MNLF at MILF. Ang matindi nito, mga kaibigan, nung dumating si Pangulong Duterte, kasama niya. Ang kasama niya sa entablado, itong si yung leader ng MILF, ang chieftain, si Murad Ibrahim, ang vice chairman na si Ghazali Jafar. Andun din si Tatay June Esperon, si Secretary Delphine Lorenzana ng Department of Defense, ang spokesperson ni Pangulong Duterte, si Attorney Harry Roque, si Martin Andanar ng Presidential Communications Office at naroon din sa entablado kasama ni Tatay Digong si Jesus Dureza,
Yung Presidential Peace Advisor at Yusuf Jikiri, na lider naman ng isang paksyo ng MNLF. Pero, kapuna-puna mga kaibigan, wala sa entablado itong si Mujib Hataman, yung gobernador ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, nakapartide naman ni dating Pangulong Benigno Aquino. Kalungkot, ano? Imagine mga kaibigan, lahat ng mga importanteng tao nasa entablado kasama ni Tatay Digong. Pero itchapwera tong si Governor Mujib Hataman ng ARM. Kawawa. At nung umalis na tong si Tatay Digong, saka tinawag si si Governor Mujib Hataman upang umakyat sa entablado. Kasama niya si Muslimin Sema. Eh sa entablado wala rin si Muslimin Sema. Yung dating Secretary General, hanggang ngayon ba Secretary General pa rin ba ng MNLF yan? Ang dami-dami kasing mga faction eh. Itong si Yusuf Jikiri, faction din to ng MNLF. Itong si Muslim Sema, faction din ng MNLF. Si Nur Miswari, may sarili din faction. Ako, gulo. Yun ang patindi rin mga kaibigan. Wala si Governor Mujib Hataman sa entablado na kung saan ay naroroon si Pangulong Duterte. Dapat doon siya, di ba? Oo, dapat doon siya. Kaya lang, ayaw sa kanya ni Pangulong Duterte siguro. Siguro sinabihan. Huwag niyong panikin muna dito. Siguro sinabihan ng mga nakapaligid kay Tatay Digong. Kasi kahit sa Marawi mga kaibigan, nakita niyo diba sa TV? Nakasama ni Duterte itong si Governor Mujib Hataman. Sa mga meeting dyan sa Marawi, during the siege, wala. Wala talaga. As in, wala. Yun ang matindi, nakakalungkot. Imagine, wala namang sinasabi si ikaw ang governor, no? Ikaw ang governor, tapos itchapwera ka. O, di ba? Ay, nako. Hindi naman siya kasali sa mga nababanggit. Ano? Wala naman. Pero siyempre, action speaks louder than words. Di ba? Yun ang matindi ron. Now, mga eksunan, no? Murabag, inanin lang ito mga eksunan, bitaw, no? O, tuwa, nangyapon ka ng BBL Summit diyan sa Cotabato, mga eksunan. O, hinahod lang tanga, magsinabot na ang tanan nga nag-attend yan ang meeting, mga eksunan. Pero, o, ang uban, pumingon silang sulayan, mga pila ka tuwig. Parang probationary lang ba? Mm-hmm. Oga, sulayan nilang mga lima katuwig. Oga, successful na siya. Improve na siya. Pero itong si Governor Mujib Hataman, talagang all-out support siya sa BBL. Sabi nga niya, talaga sinusuportahan niya ang BBL. Nasa huling termo na si Governor Hataman. Tatakbo siya. Gas governor yata ng Basilan. O kaya kung congressman. Tignan natin kung anong mangyayari dahil ang politika talaga napakaganda, parang sarsuela yan. Ngayon, si pinupush niya ang BBL. Paano kung biglang hindi matuloy ang BBL, laging federalism? Malapit ang election, 2019. May oras pa ba ang BBL na makapasa dyan sa Kongreso? Dadaan pa sa Senado yan. Ako, ang dami pang kukontra dyan. Di ba? Binabati muna natin yung mga taga-Iglesia ni Cristo. Ang kaisa-isa. Ang Iglesia ni Cristo, mga kaibigan, nakikinig dyan sa Zamboanga City, sa Canelar. Isang mainit na hapon sa lahat ng mga taga-Iglesia ni Cristo. Mababait itong mga taga-Iglesia, ha? Yes, sir. Mababait ang mga taga-Iglesia ni Cristo. Marami tayong mga kaibigan na Iglesia ni Cristo. Diyan sa Davao City, mga Iglesia ni Cristo, nakikinig sa atin. Sila Maluka Blinda. Sa Zamboanga, diyan si si Kaeli Dumabok. Iglesia ni Cristo rin yan. Mabait. Nakikinig din daw. Palagi rin nakikinig yan. diyan sa Iglesia ni Cristo sa Canelar. Binabati natin ng isang magandang hapon. Diyan si Anibok. Good afternoon sa inyo. Lahat ng ating mga kasamahan, mga kasama, kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Diyan sa Kamasalan, di ba? Daghan ng Mindanao tuwa diha. Talaga, batiin mo. Basalan, og sa Dipo, ay Pagadian.
Daghang ng Mindanao rin ha. Oh, nakikinig sa atin yung mga taga-iglesia. Sa atin nakikinig yan. Dahil para tayong iglesia rin. Ating mga ibinabalita ay pawang katotohanan lamang, walang pag-iimbot. So isang magandang hapon sa lahat ng mga taga-iglesia. Diyan sa kanila, si Anibok. Sir, good afternoon. At kay Ka Eli. Naglaba ka na ba, Ka Eli Dumabok? Pagkatapos mo maglaba, maglinis ka ng bahay. Pero itago mo yung helmet mo para hindi nakikuha ni Mrs. Eh, bakit mag-helmet? Si Eli Dumabok kasi pag naglilinis at saka naglalaba, naka-helmet. Dahil para makaligtas sa batok ng commander niya. At kanina ka pa niya, pak! Nagtitext ka na naman ano. Oh, pumabuti. Hindi na ma-energy yung naglalaba eh. Naka-helmet. Oh, hiwalay na kung hiwalay. Eh, hindi pwedeng hiwalay. Hindi, hiwalay may dekolor sa puti. Pak! Oh, kaya ka naka-helmet. biro lang, Ka-Eli. Oh, tumatawa yan. Baka umuutot ng katatawa yan. Kung may sipon yan, lumubo na yung sipon sa ilong niya. Yeah. Ay, nako, ubos na naman yung oras namin. Ano ba naman to? Mababatiin mo na yung babatiin mo, brother. Dali regayo kay bitaw no ang ugma kay kami mga Muslim po mga gisulan og celebrate na atong birthday sa among Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ugma holiday 30. So mag-MC po ta dito. So mga kaigsunan, hanggod dali na lang, sunod og malapod, kanilang gyapon si Abdel Disa og kanunay pag-amping. Ano daw yun? Ano? Si Kanunay? May amping? Oo, si Kanunay. Kanunay yung pangalan. Daghan salamat sa iyo, bay. Mga kaibigan, ako, ang bilis-bilis ng oras talaga pag Radyo Mindanao. Talaga, nauubusan kami ng oras dito. Marami tayong issue. Pero nais tayong pasalamat sa lahat ng mga nakinig sa atin. Isang oras ng chismisan, opinion. Huwag niyong paniniwalaan lahat yun, ha? Ito po ang niyo, balingkod. Alasinto, nagsasabing, I love you, mama. Chup chup.